Hello everyone, once more this is your Tita Grace. Welcome to my channel. I-flex ko lang ang aking hybrid na nilagyan ng fermented plant juice kasi ang layunin ko noon ay mapaganda ang tubo o mapalago ang aking mga hybrid na ito kasi mas maliit sila at hindi maganda ang kanilang pagtubo. Hindi ko akalain na magbubunga sila. Ito, tingnan nyo. Hindi pa sila 100 days old. Hindi pa nga nila na-reach yung 70 days. 69 days pa lang. Nang binilang ko mula June 15 sa pagpunla nito ng aking mga helpers. Ito. O yan. Meron na silang bunga. Kasi noon, gusto ko sanang bigyan sila ng second dressing of fertilizer. Siyempre gamit ng commercial ones. Ngunit walang supply ng urea. So ang ginamit namin triple 14, ngunit isang sako lang sa isang ektarya. So hindi sapat. So dahil sa nang didilaw yung mga dahon ng iba at hindi ko na in-bother ang aking mga helpers, ako na lang ang gumawa ng paraan upang mapa-improve ang aking mga tanim. Marami akong extra fermented plant juice sa bahay, ginagamit ko sa mga halaman ko. So ang ibang marami-raming juice na yun, aking hinagis sa mga parte ng halaman na masyadong dilaw na dilaw yung dahon. So hindi ko akalain na after 2 weeks, ito na ang mangyari. Ang problema ko lang, meron pang doon sa dulo na hindi ko pa nahagisan. Kasi ang ginawa ko lang ay sapat lang para sa isang linggo. At hindi ko akalain na bubunga na ito. So ang iba na hindi ko pa nabigyan ng maraming ginawan ko ng maraming halos 2 galon na liquid fertilizer. Kasi ang kailangan lang ng liquid fertilizer ay 1 o 2 tablespoons lang sa 1 litro o sa 1 galon. So yung nang umulan, hinagisan ko ang mga parte ng mga tanima namin ng liquid fertilizer. At siguro nag-percolate o nag-spread lang yung mga syempre parts ng juice. So at sa paggawa ko ng aking liquid fertilizer, siyempre maraming mga dahon ginawa ko, ginamitan ko ng dahon ng kakawati o Madrid de cacao. Meron din akong malunggay. Meron ding dahon ng ipil-ipil. Kasi yung mga kangkong na rich din sa nitrogen ay nawala na dahil sa unang paghagis o paglagay ng herbicide. So yan, ang ipil-ipil pala, yung dahon ng ipil-ipil ay magandang fertilizer. So yun ang mga ginamit ko. Syempre, walang molasses kasi hindi available. So ginamitan ko ng brown sugar or muscovado. So, every week, aking tinitreat. Hinahanap ko yung part ng tanima namin na merong yellowish na mga palay. At hindi syempre lahat na
parts ng aming taniman ay nalagyan ko yung merong unhealthy lang ang ginamitan ko, ang ginagisan ko ng fermented plant juice. So ang problema ko ngayon, paano ko mapabunga din yung sa dulo. Ngunit alam ko kung nagisan ko yan ng mas marami, i-double dose ko kasi wala namang over fertilization sa organic fertilizer. So yun ang gagamitin ko, ang gagawin ko. So yan ang aking bigante, aking hybrid. Nagpapatunay na ang organic fertilizer mula sa mga halaman o mula sa mga makikita natin sa ating paligid, sa ating locality ay mas epektibo kaysa commercial fertilizer. So, siguro it's high time for us Filipinos to shift to organic farming. So, kaso lang marami sa ating natatakot, maraming nagdududa nga baka hindi ito effective. Ngunit ito ay nagpapatunay na ang organic fertilizer ko ay mas epektibo. Kung commercial fertilizer lang ito, hindi ito lilitaw yung mga bunga. Kasi yung ibang parts na hindi ko pa nalagyan ng organic fertilizer ay hindi pa nagpapakita ng bunga. Ito pa lang. But then siguro next week aking halos lahat na parte, kahit hindi ko pa ang hindi ko ma-spray, hindi ko ma-reach, hindi ko maabot, ay syempre lagyan ko lang, hagisan ko lang anyway ang tubig ang siyang mag-spread ng liquid fertilizer. So nasabi ko na, sa isang litro, isang galon ng liquid fertilizer, ng tubig, isa o dalawang tablespoons lang ng liquid fertilizer ang kailangan. At ito ay bigay nutrients na sa mga tanim. So yan, ang aking mga tanim na pinalago at pinataba. So next week, dagdagan ko rin kuparin ito ng fertilizer upang tuloy-tuloy ang paglago. So, mas nauna pa ako sa ibang farmers, kanilang palay ay more than 100 days na, ngunit maliit pa lang, kunti pa lang yung nagbubunga. So sa akin, siguro makauna ako at makapatubo ng mas maraming mga tanim na makabunga ng healthy fruits. So, this is all for now. Thank you for viewing. God bless everyone.